Hi guys, welcome to my channel. So for today's video, tuturuan ko kayo on how to cook sinigang or beef stew using an instant pot. So enjoyin muna natin ang wedding sound natin habang hinihiwa natin tong mga spices. So first off, hiwain natin ang onion kasi pag nagpakasal ka na, dito ka mag-uumpisang lumuha. Charing! Okay, yung onion muna guys. So, since we will be using an instant pot, so we don't need to chop this finely. So, kahit yung ano lang, parang lengthwise lang siya i-chop. Make sure before you chop it, alisin mo muna yung mga dried na skin niya. I-peel off mo muna. Then, hugasan. Kasi, minsan may mga dumi yan. So, hugasan natin yan. Ayan, so nahiwa na natin siya into lengthwise. And then, ang isunod natin dyan ay ang mga naggagandahan nating tomatoes. O, diba? Napakaganda, napaka-orange. So, tanggalin lang yung sa taas niya. And then, hiwain lang din siya ng lengthwise. So, there's no need to remove na yung seeds. Kasi, before nire-remove namin siya, pero ngayon, nandiyan na daw lahat kasi ng vitamin C. Tsaka, since we will be using an instant pot, hindi na yan kailangan i-chop ng finely chop kasi mamaya, madudurog na lahat yan. So, hindi na natin yan mararamdaman. Tsaka, maganda rin na nandyan, intact pa rin yung seeds niya kasi nandyan din yung flavor talaga ng tomato. Okay, so tanggalin lang natin yan. Okay, chop, chop, chop. Okay, set aside ang mga hindi na gagamitin. Oh, di ba? Okay, next naman is yung garlic. So, I'll just be using 2 garlic cloves here. Yan, i-peel niyo lang siya. And then kukuha tayo ng pang-crush namin ng garlic. So, mabibili lang siya sa Miniso. Ay, sorry. Sa Japan Home or Daiso pala. Yung pang-crush namin ng garlic. So, super tibay niyan, guys. Kahit yung crab claws, kaya niyang i-crack. Wala lang sa itsura niya, pero matibay yan. Mga 88 pesos lang siguro yan sa Daiso. Ayan, so ganyan lang. There's no need to chop finely. Kasi magiging sabaw na lang yan later on. Hindi niya na yan mararamdaman using the instant pot. So, yung instant pot, guys, napaka-amazing niya. So, para siyang pressure cooker na less hassle talaga. So, kung nagmamadali ka at hindi mo gusto yung way of cooking na ilalagay pa siya sa pressure cooker kasi diba doon parang marami ka pang gagawin, marami ka pang lilinisin. So, use an instant pot. So, eto naman yung beef namin. So, this part of the beef is beef ribs. So, by the way guys, Bounty Fresh to. Nabili namin siya sa All Home supermarket. So, so far, this is the best beef ribs that naluto namin sa bahay at nagustuhan namin. So, we tried yung SNR na grass-fed beef ribs. Hindi namin siya nagustuhan. Parang may ibang lasa. Ayan. So, yun lang. Yung Bounty Fresh, try nyo rin siya. Tapos, ito, nilalagay ko na siya sa instant pot. Ito yung pot ng instant pot. Nilalagay mo lang lahat dyan. Pati yung mga hiniwa mong spices, onion, garlic, tomato. Lagay mo lang siya dyan. Okay. And then,
Yung sabaw niya, guys, yun yung maganda sa Instant Pot. Kahit konting sabaw lang yan, ilagay mo dyan. There's no need to worry. Kasi hindi mababawasan yung sabaw na yan. At alam mo, dumadami pa yung sabaw na yan. So, para siyang magic. Na-extract niya talaga yung... Ayan, so na-extract niya talaga yung flavor ng beef. Pati yung fat. So, nakita nyo guys, nagmamadali itong video ko. Nakita nyo guys, doon, naglagay ako ng half lang ng beef cube. So, pang ano lang naman yun siya, pang enhance ng flavor. So, hindi naman siguro masama yun. Ayan, so nilagay ko na siya sa Instant Pot. Nilagay ko na rin yung lid. Ayan, so make sure lang na yung nasa taas niya is nasa sealed position. And then, connect nyo lang sa kuryente. Choose nyo yung pressure cooker. For the beef, it's really 50 minutes para siya hindi matigas. Ayan, so... Kanya, hindi pa magsa-start doon yung 50 minutes. Mag-ana pa yan siya, guys. Mag-preheat. So, antayin niya lang siya. And while waiting, hiwain natin tong mga gulay. So, dalawa lang naman talaga yung gulay ko. Ito ang sinigang ko na incomplete. Actually, kung yung husband ko lang yung kakain, walang gulay yan. Hindi man siya kumakain ng gulay. So, hiwain niya lang tong talong. Make sure guys na yung talong is na-check nyo yung mga itim-itim. Kasi diba minsan pag ano, hindi natin alam yung eggplant, may mga ano siya sa loob, may mga worms. So, check nyo lang siya. Ayan, hiwain natin siya. Okay, quality check. Okay, walang worm. O, diba nalanta na siya guys, pero fresh pa naman yan. Okay. Check. Okay, pumasa. Next. Okay. Oh. Andyan ang chismis. O, diba? Nakita nyo may maliit na worm. So, tatanggalin natin yan. Yan. Oh. Sa ibang side, wala naman. So, gamitin pa natin siya. Huwag tayong mag-aksaya. Okay. Okay. Okay, pumasa. Okay, remove lang natin tong parang ano niya, dahon niya. Na excess. Yan, remove mo lang yan. And then, hiwain. At hiwain ulit. Oh, perfect. Okay. And then, lagay mo lang siya, guys, sa container. So, for the eggplant, kailangan yan masook sa water. Kasi, pag hindi, mag-iiba yung color niya. So, magiging brownish siya. Tsaka, I don't know kung ako lang yung naka-experience. Pero, yung mga eggplant na hindi na-soak, parang makati siya sa bibig. May ganun ako, guys, since nung bata pa ako. Nakakatihan ako sa bibig. So, yung ginagawa ng mom ko, ay sinusook talaga siya sa water bago siya lutuin. Yan, soak nyo lang yan dyan. Tapos, set aside. Okay. And then, next is ang ating repolyo. So, napakaganda nito. Hindi siya katulad ng... Well, kami personally, hindi kami gumagamit ng kangkong. I was born in Cebu. And then, lumaki ako sa Mindanao. So, hindi kami masyadong fan ng kangkong doon. At yung mga ganitong gulay lang yung medyo ginagamit namin. So, ang maganda din dito sa cabbage, kahit iwan mo siya sa ref ng medyo matagal-tagal, hindi siya agad nalalanta. Kasi di ba marami siyang, para siyang yung ano, onion, maraming cover. So, dito, hinihiwa ko lang siya at medyo lumalaban siya. Lumalaban siya sa akin. Yan, sige. Pahirapan tayo dito. Maliit lang din kasi yung knife ko. Pero mahihiwa ko rin yan. Walang susuko. Laban lang. Naririnig nyo ba yung manok, guys? Baka hindi na sinigang yung lutuin ko dito. Tinola na lang. Ayan.
Okay, open. Oh, di ba? Ang perfect. So fresh. Agree ba kayo dyan? Okay, so remove niyo lang yung mga ganyan, mga itim-itim. Yan, remove, remove. Oops, sumama. Sige, sumama ka na. And then, wash niyo siya, guys. And then, hiwain lang din siya lengthwise. Since ako lang naman kakain yan, mas prefer ko ng ganyan lang siya. Mas mabilis kainin. Yan. Okay. So nice. Set aside na yan. O, diba? Mama ko yan, guys. Vlogger din siya. Please support her channel. Yan, while waiting. Oh, alas 12 na! Yan. 18 minutes pa bago maluto. So, nagluto na rin ako ng rice dahil hindi masarap ang sinigang ng walang rice. Ayan ang ating mga simple ingredients. So, ganyan lang naman magluto ng sinigang. Diba? 6 minutes. Yan. Ayan. So, nakita niya, guys. Kasi tapos na siyang mag-pressure cook, nilagay ko na siya sa vent. So, after venting, ayan na siya. O, diba? Ang ganda. Mainit yan. Kaya huwag kayong, huwag nyo itapat yung face nyo sa ano dyan. Baka mag-open lahat ng pores nyo. Okay. And then, yan, lalagyan ko lang siya ng patis. Ito guys, since 1 year ko na siyang ginagawa, yan talaga ang sukat niyan. So, hindi ko alam kung siguro marami kayo magsabaw kung mas dadagdagan nyo pa yung patis. Basta yan ang sukat niyan. Tapos, itong sinigang mix, half lang yan. Yan din ang sukat namin. So, hindi ko alam sa inyo kung gusto nyo pa yung sobrang asim na masakit na sa ngipin. Basta yan yung sukat niyan. Yeah. Okay, so tinikman niya ng aking husband at okay na daw siya sa lasa. So, i-add natin ang aking mga gulay. Inad na natin ang talong. Okay. Okay. Add. Yan, ang aking cabbage. Ako lang naman din kasing kumakain yan. Okay. Yan. Soak. Make sure lang na masoak siya dun sa sabaw. And then, yan. And then, cover natin. Pero hindi na natin siya ilalagay sa pressure cook. So, no need na to add dun sa sealed. Yung sa cup niya, hindi na kailangan ilagay sa sealed. So, nilagay ko lang siya sa steam for 15 minutes. And then, ayun na. So, enough ko na siya. Make sure guys, yan, safety lock niya yan. So, hindi niya yan mabubuksan hanggat hindi yan bumababa. Ayan. Yan ang maganda sa Instant Pot. Yan. Pumaba na. So, i-open na. Mainit yan, ha? Huwag nyo talagang itapat yung face niya dyan. Baka ma-instant facial kayo. Ayan na siya! Ayan na siya! Yan. Taste test ng aking husband. Judgment time. Sige nga. Kung papasa. Sisip. Tingnan yung cute na rice cooker niya, no? Siya lang kasi nag-rice sa amin, eh. Yummy! Okay, that's it. Thank you for watching. Harap. Kaya na. Harap.